Masayang araw, tanghali at gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong Kuya Engineer. As unang vlog natin, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung basic calculation ng lighting and small power loads in accordance of PEC at British Standard Comparison na rin para sa mga engineers at practitioners natin sa Middle East. Umpisahan muna natin sa lighting load. Sa pag-compute ng load sa lighting, it is required to determine the illumination calculation or yung lumen method na tinatawag. Then, we can proceed with the load calculation. But since load calculation lang ng lighting ang topic natin ngayon, sa susunod na vlog na lang natin i-discuss yung illumination study. At i-assume na lang natin na finalize na yung number of lighting in every room para makapag-proceed na tayo sa load calculation. So ano nga ba ang design criteria at mga requirements para makapag-proceed sa load calculation? So in terms of illumination study, nandyan yung International Commission on Illumination or yung tinatawag na CIE. Nandyan din yung Chartered Institution of Building Services of Engineers or yung tinatawag na CIBC, which is i-discuss natin sa susunod na vlog. Okay? Nandyan din yung IEC standard at syempre yung PEC 2017 natin. At syempre yung panghuli, nandyan yung electricity regulation from respective country kung saan man kayo sa Middle East. So umpisa na natin ang calculation. As per PEC, kailangan natin gumamit ng area method at makikita natin yan sa table 2.20.2.3 ng page 54. At makikita natin doon sa table na yon yung general lighting loads by occupancy at saka yung unit load niya, volt ampere per square meter. So different kind of projects kagaya ng bangko, church, clubs, hospital, magkakaiba yung value ng unit load niya. So since yung example natin ay dwelling units, so ang gagamitin natin ay 24 volt ampere per square meter. Kaya volt ampere yung unit niya kasi yung power factor dun sa Pilipinas or yung as per PEC ay 100% as indicated dun sa article 2.20.3 sa page 56 na naka-mentioned the unit values are based on minimum load conditions and 100% power factor and may not provide sufficient capacity for the installation contemplated. So kukunin muna natin yung mga given values na kagaya ng voltage, frequency, tsaka phase, which is 230 volts as per PEC, 60 hertz tsaka single phase. So kukunin din natin yung area ng room. Ang example natin is 40 square meter at yung unit load ng dwelling units as per table 2.20.2.3 sa PEC na 24 volt ampere per square meter. So ang formula dyan ay yung area times yung unit load. So 20 yung area is 40 times 24 is equals to 800 volt ampere or 800 watts kasi nga yung power factor niya is unity. So yun yung pinaka total connected load niya. Next, i-compute natin yung full load current na ang formula is full load current equals to total connected load in watts or in volt ampere divided by voltage. So 800 divided by 230 volts, ang full load current niya is 3.48 ampere. To calculate the demand load ng lighting, as per table 2.20.3.3, page 56 ng PEC, ang first 3,000 volt ampere ay ang demand factor niya is 100%. Okay? So from 3,001 to 120 kVA ay 35% and so on. Na makikita nyo dyan sa table. So ang gagamitin natin ay 100% kasi nga less than 3,000 volt ampere yung load nya. Therefore,
yung full load current niya is equal to maximum demand load current. So sa mga maliliit na load na kagaya ng lighting tsaka small power, naka-indicate na rin doon sa PEC kung ano yung gagamiting conductor niya, yung allowable ampacity of insulated conductors. Na makikita yan sa table 3.10.2.6 ng page 174 doon sa PEC. So, naka-indicate doon kung ano yung temperature rating ng conductor at anong klaseng cable ang gagamitin nyo. So, example nito, yung na-calculate natin is 15 ampere ang gagamitin na protective device. At makikita mo doon na dito 2.0 mm square ang gagamitin na conductor. So let's proceed dun sa British standard naman. Since nandito ako sa UAE, ang electricity regulation as per UAE standard ang ifa-follow natin. So ang ginagamit nila dito ay yung the Electricity Wiring Regulation, 3rd edition. Ginagamit yan dito sa isa sa mga Emirates dito sa UAE, which is Abu Dhabi. So tinatawag din nilang RSB regulation or Regulation and Supervision Bureau. So, RSB regulation na to ay fina-follow nila yung British Standard 7671, yung 17th edition ng IEE Wiring Regulation. In order to proceed the calculation, same thing, kailangan din natin kunin yung mga given values, yung voltage, frequency, tsaka phase. Dito sa bansa na to, ganun din yung voltage na ginagamit, 230 volts. Pero yung frequency dito is 50 hertz. Sa RSB regulation, meron silang requirement for lighting wattage na in every lighting point, ang assume wattage nila is 100 watts. At yung ibang lighting point na kagaya ng chandelier, ay makikita yan sa table 2.2 ng RSB regulation. Yung power factor dito ay 0.85. So makikita mo yan sa page 151 ng RSB regulation. So umpisa na natin ang computation. So let's say meron tayong 8 lighting point. So times 100. So equals to 800 watts. Same value nung na-calculate natin dun sa area method kanina. So kung isu-substitute natin yung given values, IFL is equals to 800 watts divided by 200 volts divided by 0.85. So ang value niya ay 4.09 ampere. Then, to calculate the diversified demand load using the required diversity factor, makikita yan sa RSB regulation sa page 214 mentioning the diversity factor to be used is as per the percentage of the availability that the equipment appliances are in operation. It's either maximum, nominal, or demand. The electrical designer shall be selected the diversity factors in different allowances representing the intensity of usage in each appliance's equipments according to his point of view, which has been justified to the local distribution company. So nakadepende pala sa point of view ng isang designer. So ang gagamitin natin ay 0.8 kasi 0.8 ang ginagamit talaga doon. So kung i-substitute natin 800 watts divided by 230 divided by 0.85 na power factor times 0.8 na diversity factor. So ang value niya is 3.273 ampere. So ang overcurrent protective device niya as per RSB regulation dun sa MCB selection criteria is supposed to be 6 ampere. Kaya lang as per local authority requirements ay ang gagamitin ay 10 ampere. So kung i-compare mo yung calculated values as per RSB regulation British standard compared dun sa Philippine Electrical Code, mas mataas ng konti yung calculation as per Philippine Electrical Code ng point something ampere, exactly 0.207 ampere. So proceed na tayo dun sa calculation ng small power load. As per PEC, kailangan mong i-calculate yung small appliances load
laundry, tsaka yung other load requirements. But since hindi na kailangang i-calculate lahat yon, ang example lang natin ay yung small appliances load. So ang power requirements ng small appliances load as per PEC page 60, for dwelling unit, naka-indicate doon na 1,500 volt amperes for each 2-wire, 20 ampere ang overcurrent protective device niya. Kung isa-substitute mo yung formula ng full load current, IFL equals to total connected load in watts divided by voltage. So 1,500 watts or 1,500 volt ampere divided by 230 is equals to 6.52 ampere ang full load current niya. To determine the demand factor for small appliances load, naka-indicate na small appliances load shall be permitted to be included with the general lighting load and subjected to the demand factors provided in the same table, yung table 2.20.3.3. Since less than 3,000 volt ampere yung calculated load, so ang gagamitin natin na demand factor is 100%, which is 1. In order to determine the overcurrent protective device, makikita yan dun sa PEC table 2.10.2.4 ng page 44, na nakalagay rin na 20 ampere ang gagamitin. Proceed na tayo dun sa calculation as per RSB regulation. So yung wattage requirements ng RSB regulation is 200 watts in every outlet. So let's say yung given values, meron tayong 6 na outlet. So times 200 watts equals to 1,200 watts. So depende yon kung radial circuit or ring circuit. So ang example natin ngayon ay ring circuit. So ang voltage ng as per RSB regulation or local authority requirements dito sa UAE is 230 volts. Ang frequency niya ay 50 Hz. Then single phase yung socket outlet. Then ang power factor niya is 0.85. At yung diversity factor niya is 0.8. Using the formula, i-substitute natin yung given values. So full load current is equals to total connected load in watts divided by voltage divided by power factor. So ang magiging value niya is, ang full load current niya is 6.138 ampere. Then i-apply natin yung diversity factor na 0.8. So ang maximum demand load current niya is equals to 4.91 ampere. So hindi natin pwedeng i-compare kasi nga yung small appliances load requirements is 1,500 volt ampere as per PEC. Dun sa calculation ng RSB regulation, hindi naman pwedeng maging add yung value niya kasi nga 200 watts in every socket. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo dito sa video na to regarding sa calculation comparison between PEC tsaka yung British standard, yung electricity regulation dito sa bansa na pinagtatrabahuan ko. So wag nyo pong kalimutang i-subscribe, i-click yung button, subscribe button sa baba, at i-click nyo na rin yung notification bell button para po sa mga more updated videos na parang ganito. At maraming salamat po.